Ang Myriad Farms nagsimula pa kanong 1980s. We were into commercial rice production na talaga since then. We were very fortunate na nakapag-attend kami ng mga trainings na kinoconduct ng Villar Sipan. Medyo nahuhuli na kasi tayo in terms of technology pagdating sa agrikultura. So importante talaga yung farm mechanization na kasama ngayon sa curriculum na ibinibigay namin dito sa farm, kasi malaking bagay yun na maiintindihan ng mga magsasaka kung paano sila makakapagpababa ng kanilang production cost. 2019 of November, na-accredit kami as RCEF, Learning Site for Agriculture. Then si Ma'am Vera ng ATI Central Luzon also encouraged us to apply as a farm school kasi nga rice-based talaga kami. May mga guidelines kasi kailangan sundin si IATF. So we started September of 2020. We were granted 125 scholarship grants. Ang gobyerno kasi marami ngayong mga binibigay na benepisyo. Eh kung meron, eto, punta kayo dito sa Myriad Farm. Magpalista kayo para maisama kayo sa mag-aaral. Nakakatuwang marinig kasi we have several farmers na nagsasabi sa amin na, Ma'am, sinunod nga namin lahat yung protocols ninyo, lalo na sa crop establishment. One student even took a step further. Gumawa siya ng sarili niyang drum seeder. Sabi niya kasi malaking tulong kesa mag-broadcast daw siya, which is hindi nga naka-straight line pagka-broadcast lang. So sabi niya, Ma'am, maganda, sinubukan ko. And he made his own drum seeder. Kasi nakita ko sa school namin kung paano siya gumana, and napag-isipan kong gumawa ng sarili kong version. Ngayon, nalaman ko, kaya ko naman pala. Ngayon, siya ang ginamit ko ngayong pagtatanim sa bukid ko, sinubukan ko. Okay siya, matipid sa gastos, hindi ka na magpapabunot. Dito kasi, makikita mo yung linya ng palay. Yung layo niya, 20 centimeter. Yun. Exactos doon sa pinag-aralan namin sa Myriad Farm na kung ilang sukat yung layo ng bawat pagitan. Oo, sa alagang 2,000, magkakaroon ka na ng sarili mong drum seeder. Marami tayong mga magsasaka na nangangailangan ng additional knowledge. Of course, hindi natin sinasabi na hindi sila mga experts or mali yung mga proseso nila ng pagsasaka. Kailangan lang nating i-enhance para mas matulungan sila kung paano nila mas mapapaganda yung kanilang ani at madagdagan yung kanilang kita. Kahit na konting oras lang, matututo ka doon sa mga sinasabi nila. Kasi marami ka ding alam, pero meron pa rin madadagdag sa utak mo. Ang first requirement talaga to become a accredited test the farm school is maging learning site ka muna ng ATI. That's the first step. Tapos pagka learning site ka na ng ATI, and then you can apply with TESDA para maging farm school ka. Average one batch is about 25 students. So roughly that's about 200 plus 1,000 pesos. So less expenses. Siguro clearly you would have an income of about 100 net. Isang batch of 25 students. Sa mga magsasaka, iniimbitahan namin kayo na magtanong sa inyong lokal na DA tungkol sa mga scholarship grants, mga libreng trainings na ibinibigay ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para makatagdag din sa inyong kaalaman. Ini-encourage din namin kayo na magbuo kayo ng inyong mga farmers association o kaya farmers cooperative, kasi malaking bagay yon. Marami kayong mga ayuda na makukuha sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa paggamit ng mga makabagong makinarya. Sa mga farm owners naman, ina-encourage din namin kayo na subukan ninyo magtayo ng farm school. Kasi malaking bagay yon. Nakakatulong na kayo sa inyong community, nakakadagdag pa ito sa inyong income.